madaming mga kaibigan natin na nagtatanong kung ano daw ba ang katauhan ng isang Pilipino na kasama ko dati dito. Kasi ang mga iniisip nila, baka daw criminal yan. Kaya yun ang topic natin ngayon. Magandang araw mga kabayan, si Kuya Bong po. Ngayon nga pala Lunes, pero hindi naman kami masyadong busy dahil wala namang masyadong trabaho. Yung mga sasakyang nasa loob na yan, mga naghihintay ng pesa yan eh. Pero tinawag ako dun sa loob, meron daw dalawang Land Cruiser dun, ayaw umandar. Kaya yun ang pupuntahan ko ngayon. At yung isang truck, ayaw ding umandar, kaya tatlo yung pupuntahan ko. Maraming sasakyan namin ayaw magsiyandar. Kaya ito muna yung mga gagawin ko. Ah, Jacob. The mapi tower, ha? Start natin. Jacob. Ano tower, ha? Yung tinignan ko yung charge ng battery, 52% na lang. Kaya nung sinusubukan kong paandarin yung truck, hindi kaya. Pero sinubukan kong paandarin yung dalawang Land Cruiser doon sa loob, napaandar pa naman. Kaya pagkatapos nung dalawa sa loob, chinarge ko muna. Chinarge ko muna ng matagal itong charger namin. Ngayon, umandar na itong truck. Malakas itong booster namin na ito. Ayan o, kahit truck kayang paandarin yan. Pwede siya sa 12 volts, pwede siya sa 24. Nagulat ako, binigyan ako ng itlog. Andito kasi nagbibenta ng pagkain eh, mga almusal. Yung pala, si Onik pala yung bumili nito. Hello Onik, good morning. Morning, Vito. How was the weekend? It's okay. So how is Lina? She's fine. She's okay. She's okay now, huh? Yeah. Mm. When yesterday she was in the church, was speaking the Lord. Yeah, fine. Okay. Yeah. So, Honda, we were disappointed. Our team was beaten in Philippines, and yet we wanted to win. But it goes overtime. Yeah, overtime. It stopped at. I forget the score, but it's the same. So they go for overtime, 5 minutes. Okay. It and then there, hard game. They lost there. So what do you think now for with China? With China, we are going to beat China. No, most no, of them. No. China is a very tough team. It's a very tough team. So maybe you're going to lose again. let's see what will happen. I will check what time. I will inform you. Okay. I think it's win today, or lose. Right? Today. It's today. Wow. Let's hope that South Sudan will win. We hope we are going to win China. Kanina ng umaga nga pala nung nagpapakain ako ng mga pusa. Sa umaga ko si binibigyan yung mga pusa diyan eh. Pagka tanghali, doon sa kabilang bahay sila nakikain. Doon sa Indonesia naman. Kanina nung binigyan ko, ang daming naglapitan ng mga dikdik. Yung mga parang usa. Mga nakikain sila dun sa mga pusa. Kaya napansin ko, mga gutom yung mga dikdik na yan. Kaya ang ginawa ko, meron pa naman akong mga tirang tinapay. Yun na lang ang binigay ko dun sa dikdik. Sa ngayon kasi, yung mga damo dun sa compound namin, talagang pinupudpud nila yung pagdadamo dun. Kaya wala nang tumutubo mga damo ngayon. Hindi kagaya nung dating head of security, ang instruction niya dun sa mga cleaner, hayaan lang tumubo yung mga damo para nga may makain yung mga dikdik. Ngayon nga, dahil bago na yung head of security, siguro yun ang instruction uli sa kanila na linising mabuti yung compound. Kaya ang ginagawa ng mga cleaner, pinupudpud talaga yung mga damo sa loob. Doon sa mga dati nang nanonood sa mga video natin, siguro napanood nyo na yung isang video ko na nahuli ako nung head of security na nagbibideo. Pero hindi naman nagalit na nagpabideo pa nga eh. Siya yung bago. At connected kasi to dun sa title natin. Kung napansin nyo dun sa title natin, ang nilagay ko dyan,
kung ano ba talaga ang katauhan nung isang kasama kong Pilipino dati dito, si Kabayan. Yung umalis na nung kamakailan lang. Meron din nga video ko noon nung nag-party, farewell party niya. Siya kasi yung dating head of security dito. Hindi mababang position yun. May position si Kabayan dito. Madami nga yung nagtatanong yan, bakit daw ayaw magpa-video, ayaw magpa-picture. Ang iniisip nung karamihan yan, baka wanted sa Pilipinas o may mga kaso, yung mga ganyan. Kaya sasabihin ko na yung totoo. Si Kabayan, walang kaso sa Pilipinas yan. Kaya nga lang, hindi ko pwedeng sabihin talaga kung ano yung pangalan niya. At ngayon naman wala na siya dito. Sasabihin ko na lang kung ano talaga yung katauhan niya. Ang dating head of security dito, yun nga, si Kabayan. At naging kapalit nga yun, yung Saint Paul naman yung pangalan nun, yung Lebanese. Alam nyo ba na si Kabayan, PMA graduate yan. At ang United Nations, ang kinukuha nila mga head of security talaga, mga military. Kaya yun ang katauhan talaga ni Kabayan. Military yan, official ng militar. Kaya nire-respeto ko na rin, hindi ko sasabihin talaga kung ano yung pangalan niya. Meron ding nakapansin na dun sa isang video, para daw napansin nila na matanda na si Kabayan. Mas matanda ako kay Kabayan. Siya 55 years old. Ako 56, magpi-57. Pero mas mukha akong bata. Papunta naman ako dun sa generator ngayon. Kanina kasi, umuwi ng maaga yung operator ng generator. Masama daw yung pakiramdam niya. Ang ginawa lang niya, nilagyan lang niya ng krudo yung generator. Ngayong hapon daw ako na daw ang magpantar. Sabi ko, sige, minsan-minsan lang naman yan eh. Eh ngayon, oras na ng pagpapantar niyan. Kaya, pantarin muna natin. Meron palang hinuhukay dito malapit sa generator. Malapit lang dito sa may bakod. Meron pang isa dito. Para sa naman kaya to? Sana isama na rin yung banyo dito sa amin. Ito kasi yung bakod. Ang pangako sa amin yan, pag daw nagpagawa ng banyo dito, pagkakaroon daw ng daanan dito sa workshop papunta ng banyo. Kaya sana nga kasama na sa plano yan. Sa ngayon kasi, pag magbabanyo kami, umapasok pa kami doon sa may gate, papunta doon sa banyo. Yung banyo ng pangkalahatan doon, malayo. Kaya magmula doon sa workshop, malayo yung nilalakad namin. Ako naman, hindi ako dyan na nagbabanyo. Pagka magbabanyo ko, doon ako pumupunta sa bahay ko mismo. Ganito nga pala yung pag-start ng generator. Kailangan muna siguraduhin nga naka-off bago i-start. Punta naman tayo doon sa malaking generator. Itong dalawang malaking generator na to, ito yung mga pang-araw. Kailangan i-off muna yung switch bago papatayin yung makina. Cool down muna yan. Pagkaraan ng 5 minuto, tsaka namamatay yan. Automatic na. Saka naman i-on dito sa kabilang generator. Ganyan lang. Okay na yun, ganun lang naman yun eh. Madali lang naman, kaya pagka ganun mga nakikiusap naman, okay lang yun. Tsaka hindi naman lagi, paminsan-minsan lang yun eh. Pakisamahan lang yan. Yan lang po muna sa ngayon mga kabayan, at sana nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon, kahit na medyo maiksi lang. At bago nga pala matapos, shoutout muna ulit tayo. Shoutout po kila Dodd Solana, Jaime Herradura, Denzel Parenting. Shoutout din po kila Fernando Montemayor, Richard Reyes, at kaya Prince Ryan Opiasa. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin.
Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.